Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ama ni David. Taong 1959, Zambales. Bata pa lamang si David nang malaman niya ang kalunos-lunos na pangyayari sa buhay ng kanyang ama't ina noon. Ikinuwento ito sa kanya ng kanyang ama na si David Sr. isang gabi nang sila ay naghahapunan. Hindi sukat akalain ni David na nakaranas pala ng matinding kabiguan sa buhay ang kanyang ama nang dahil umibig ito sa isang dalaga na sa kasamaang palad ay nagmula pala sa pamilya ng mga aswang. Heto ang kwento ng ama ni David Jr. Isang masiyahing binata si David. Lumaki siyang mayaman sa pagmamahal ng kanyang buong pamilya, bagaman salat sila sa pera. Mababait ang mga magulang ng binata, at lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay labis ang pagiging relihiyoso. Linggo-linggo ang nagsisimba ang mga ito, at palaging sumasama sa lahat ng mga misyonaryo na may kaugnayan sa kanilang simbahan. Lumaking may takot sa Diyos si David dahil sa kung paano hinubog ng kanyang mga magulang ang kanyang pagbibinata. Isang araw ay nakatagpo si David ng isang magandang binibini. Naging magkaibigan sila at kalaunan ay naging matalik na ngang magkaibigan hanggang sa dumating ang punto na ang dating magkaibigan ay nagkaibigan. Unang nahulog ang loob ni David sa babaeng yon na ang pangalan ay Mariposa. Niligawan ng binata si Mariposa sa loob ng maraming buwan hanggang sa sumapit ang 2 taon. Sa huli ay natamo rin ni David ang matagal na niyang inaasam na matamis na oo mula sa sinisintang dalaga. Naging magkasintahan sina David at Mariposa. Hindi lingid sa kaalaman ng mga magulang nina David at Mariposa ang kanilang relasyon sapagkat formal naman kung manligaw ang binata. Tunay na maginoo ang binatang ito. Noong nanliligaw pa kasi siya, ay araw-araw niyang binibisita si Mariposa sa kanilang munting tahanan upang pagsilbihan ng dalaga maging ang kanyang pamilya. Mahusay ang pagpapabango ni David sa pamilya ni Mariposa. Nagigib ang binata ng tubig mula sa malayong batis, nagsisibak ng kahoy, tumutulong sa paglalaba ng mga damit, ipinagluluto niya rin ang buong pamilya ng dalaga, tumutulong sa kanilang sakahan sa bukid, at napakarami pang iba. Ganito kapursigido si David na maging nobyo ni Mariposa. Sa loob ng mahabang panahong yon, ay naging maayos naman ang pakikitungo ng pamilya ni Mariposa tungo kay David, maliban na lamang sa ama ng dalaga na si Mang Mario na tila ba ayaw nito sa binata para sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi naman yung naging hadlang sa pagmamahala ng dalawa sa umpisa. Matagal ang kanilang relasyon sa loob ng 11 taon. Ang buong akala ni David habang buhay na silang magiging maligaya ni Mariposa sapagkat walang nakikitang balakid ang binata laban sa kanilang relasyon. Bagaman hindi maitatanggi ni David na ayaw sa kanya ng ama ni Mariposa, ipinagsawalang bahala na lamang ito ng binata. Sapagkat nakakatiyak naman siya sa kanyang sarili na darating din ang araw na siya ay matatanggap ni Mang Mario bilang katuwang ni Mariposa sa buhay. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang gumulantang sa buhay ng binata. David, 2 buwan na akong hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw ko. Kinakabahang usal ni Mariposa sa kanyang nobyo. Napahinto naman si David sa kanyang ginagawang pagpapakain ng mga alagang baboy dahil sa sinambit ng dalaga.
Ano yun, Mariposa? Tanong pa ng binata. Ibig niyang tiyakin kung tama ba ang kanyang narinig. Muli naman itong binigkas ni Mariposa habang nakatingin lamang ang dalaga sa lupa na kayuko ng dahil sa kaba. Naging mapusok kasi ang magkasintahan at hindi nila nagawang sundin ang tradisyon na kasal muna bago gumawa ng bagay na maaaring makasira sa kanilang relasyon kung sakaling isa sa kanila ang hindi makatanggap nito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mariposa ang walang katumbas na ligaya sa mga mata ni David. Tuwang-tuwa ang binata sa balitang kanyang narinig, lalo na noong kinumpirma ni Mariposa na siya nga ay nagdadalang tao na. Kung ganun, magiging ama na ako. Masayang wika ng binata. Mabuti na lang at wala roon sa bahay ang kanyang mga magulang, sapagkat maaga silang nagtungo sa kapilya upang magsimba. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Pananagutan kong bata sa iyong sinapupunan, sapagkat anak ko yan. Naiiyak na wika ng binata habang hinahaplos ang tiyan ng kanyang kasintahan. Nang dahil sa tuwang nararamdaman ni David, ay napatalon-talon na nga siya nang wala sa oras, tsaka mahigpit na niyakap ang kanyang kasintahan at hinagkan sa noo. Ni hindi nga pinansin ni David na habang abala siya sa nararamdamang kaligayahan, ay hindi naman mapakali ang ekspresyon ng mukha ni Mariposa na tila bang meron pang nais sabihin ng dalaga, ngunit pilit niya lang itong pinipigilan. Gayunpaman, hindi lang pala roon nagtatapos ang balitang hatid ni Mariposa. Ang sumunod na inamin ng dalaga ang naglagay kay David sa gitna ng matinding pagkagulat. Mahal, isa akong aswang. Naiiyak na sambit ni Mariposa. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin, mahal? Takang tanong ni David sa kanyang nobya. Agarang naglaho sa kanyang labi ang matatamis ng ngiti kanina sanhi ng balita na magiging ama na siya. Ang buong akala ni David, nagbibiro lamang si Mariposa nang sabihin itong isa siyang aswang. Sa loob ng maraming taon nilang pagmamahalan, hindi lubos maisip ng binata na meron palang ganong kalaking lihim ang itinatago ni Mariposa sa kanya. Labis na nagulantang si David sa katotohanan yon. Kung kanina ay walang masidla ng nararamdaman niyang kaligayahan, ngayon naman ay walang kapantay ang kanyang kabiguan. Bagsak ang balikat ng binata na tila ba inihagis at ipinabuhat sa kanya ang kabigatan ng mundo. Hindi nga makakilos si David mula sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding gulat. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, Mariposa? Ba't ka naglihim? Nobyo mo ko. Alam mong kaya kong tanggapin ang lahat ng tungkol sa'yo. Kahit ano pa yan. Pero, bakit inabot ka pa ng maraming taon bago aminin sa akin ang bagay na yan? Magkahalong dismaya at sakit na tanong ng binata. Walang naisagot ang kanyang nobya, kundi purong luha lamang. Gayunpaman sa kabila ng pagiging aswang ni Mariposa, isa lamang ang natitiyak ni David. Iniibig niya ang kanyang kasintahan, maging ano o sino man ito. Kaya lang, hindi pa rin mapigilan ni David ang masaktan at magtampo ng husto kay Mariposa. Pakiramdam kasi ng binata ay niloloko lamang siya ng kanyang nobya. Kaya inihatid niya muna si Mariposa sa bahay nila pagkatapos aminin ng dalaga ang bagay na yan, tsaka mag-isang naglakad si David papunta sa paborito nilang tagpuan ng kanyang kasintahan sa may malaking puno ng mangga sa gilid ng ilog. Dito ay mag-isang nagmuni-muni si David. Maraming mga bagay-bagay ang naglalaro sa isipan ng binata.
isang aswang ang aking nobya? Paano nangyari ang bagay na yon? Maraming taon na kaming magkasintahan pero hindi niya man lang sinabi sa akin. Kung hindi ba siya nagdadalang tao ngayon, may bala kaya siyang aminin sa akin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao? Mahabang tanong ni David sa kanyang sarili, pagkatapos ay pumulot siya ng isang malapad na bato sa gilid ng kanyang kinatatayuan, tsaka ibinato sa ilog. Mabibigat ang bawat hiningang pinapakawala ng binata. Hindi naman siya natatakot sa kanyang nobya, ngunit hindi niya pa rin mapigilang makaramdam ng kaba. Sa isip-isip kasi ni David, ilang beses na rin siyang kumain sa bahay ng dalagang kanyang iniibig, kaya papaano kung ibang karne na pala ang kanyang nakain at nahawa siya ng walang kamalay-malay. Maging aswang patuloy ang binata nang wala sa oras. Dahil sa nararamdamang pagkadismaya, matagal bago umuwi si David sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, nagulat siya nang makitang naroon na si Mariposa sa kanilang balkonahe, naghihintay sa kanyang pagdating. Agad ngang tumayo ang dalaga nang makita si David. Mariposa, ba't ka nandito? Tanong ng binata. Mahal, mag-usap muna tayo. Malambing ngunit kinakabahang wika ng kanyang nobya. Hindi naman matiis ni David ang kanyang kasintahan sapagkat minamahal nga niya ito ng labis. Agad ding napapayag si David sa kagustuhan ni Mariposa na makapag-usap sila. Binigyan sila ng espasyo ng mga magulang ng binata nang sa gayoy ay makapag-usap sila ng maayos bagaman walang kaalam-alam ang mga magulang ni David kung tungkol saan ang pinag-uusapan nilang magkasintahan. Sa pag-uusap na yon, sinabi ni Mariposa na buo na ang loob niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Balak ni Mariposa na unahin muna itong ipabatid sa mga magulang niya bago ang mga magulang at pamilya ng binata. Nararamdaman ni David ang katibayan ng loob ni Mariposa. Handa raw umano ang dalaga na harapin ang galit ng kanyang mga magulang kung sakaling hindi aayon sa kanila ang magiging reaksyon ng mga ito sa kanyang ipinagbubuntis, gayong hindi pa naman sila mag-asawa ni David. Nagdesisyon na nga ang magkasintahan. Nagtungo sila sa bahay nila Mariposa. Ano? Buntis ka, Mariposa? Malakas na singhal ng ama ng dalaga na si Mang Mario. Sa tono pa lang ng boses ay masasabi ng galit ang Ginoo sa balitang hatid ng kanyang anak, samantalang ang ina naman ni Mariposa ay nagulat lang, ngunit hindi naman nagalit ang ginang. Hindi maaari, Mariposa. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, ipalaglag ninyo ang batang yan sa ayaw at gusto ninyo. Kung hindi, pareho ninyong pagsisisihan ito. Galit na wika ni Mang Mario na ikinagulat ng magkasintahan, maging ng ina ni Mariposa. Bagsak ang balikat ni na David at Mariposa nang umalis na sila sa bahay ng dalaga. Hindi alam ng dalawa kung ano ang kanilang gagawin. Tutol si Mang Mario sa ipinagbubuntis ni Mariposa. Yon ay dahil ayaw ni Mang Mario ng apo na may dugong tao. Noon pa man hindi na sang-ayon ang Ginoo sa relasyon ni na Mariposa at David. Pinagbigyan lang ng Ginoo ang kanyang panganay na babae sapagkat umaasa siyang maghihiwalay din ng mga ito sa bandang huli. Ano ang gagawin natin ngayon, mahal? Nag-aalalang tanong ni Mariposa sa kanyang nobyo. Doon muna sila dumiretso sa maliit na kubo sa sakahan nila David sapagkat ayaw muna nilang malaman ng mga magulang ng binata ang hinaharap nilang problema. Sinabi ni Mariposa sa kanyang nobyo ang tungkol sa panganib na hinaharap ng kanilang relasyon. Naging matapang lang ang dalaga na harapin ang kanyang ama na dala ang balitang yon
Subalit hindi yun nangangahulugan na natitiyak ni Mariposa ang pagtanggap ni Mang Mario sa kanyang ipinagbubuntis. Tunay ngang malakas ang pag-ayaw ni Mang Mario na magkaroon ng apo na hindi purong dugong aswang. Mahal ko, hindi ako papayag na ipalaglag natin ang sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi talaga ako papayag sa bagay na yan. Dadaan muna sila sa aking bangkay bago nila ipahamak ang kauna-unahan kong magiging anak. Seryosong saad ni David. Dahil sa tinura ng binata ay lalong nag-alala si Mariposa. Hanggang sa may isang bagay ang biglang sumagi sa isipan ni David. Mahal, ihanda mong sarili mo. Magtatanan tayo. Sambit ng binata na ikinagulat ng husto ni Mariposa. Ano? Magtanan tayo? Singhal ng kanyang nobya. Sa umpisa ay labis na nagdadalawang isip ang dalaga. Natatakot siya sa posibleng kahinatnan nito. Ngunit nang makita niya ang pagiging pursigido ng mga mata ni David, unti-unting nagtiwala ang dalaga sa kanyang nobyo. Sinabi ni David na gagawin nila ito alang-alang sa kaligtasan ng kanilang magiging anak. Hindi sila papayag na ipahamak ang bata, kaya ang pagtatanan ang tanging solusyon na nakikita ng magkasintahan upang maprotektahan ang sanggol sa sinapupunan ni Mariposa. Kinagabihan ay mabilis na nga nilang isinigawa ang plano. Pumanhik si David sa kanilang bahay upang kumuha ng ilang damit nang hindi namamalaya ng kanyang mga magulang. Dala na rin ni David ang lahat ng kanyang ipong salapi mula sa pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy. Pagkatapos doon naman sila sa bahay ni Mariposa tumungo. Hindi rin napansin ng mga magulang ng dalaga ang pagkuha niya ng mga damit nito, maging ang kanya ring naitabing pera. Pagkatapos ay sabay silang lumisan sa kanilang lugar. Magkahawak ang kamay ng magkasintahan nang maglakbay sila sa mahabang daan hanggang sa narating nila ang Zambales. Umaga na nang marating nila ang lugar na ito. Meron akong dating kaibigan na taga rito, mahal. Ang pangalan niya ay Basilio at meron siyang maliit na paupahan. Huwag kang mag-alala dahil tandang-tanda ko pa kung saan tayo dadaan papunta sa kanila. Wika ni David nang marating nila ang Zambales. Tumangutango na lang din si Mariposa sapagkat paubos na ang lakas ng babae dahil sa mahaba nilang biyahe. Si David ang nagdadala ng lahat ng kanilang baon na damit, samantalang lagayan ng tubig lamang ang bitbit ng kanyang kasintahan. Binagtas muna nila ang mahabang daan patungo sa sinasabi ni David na tirahan ng kanyang dating kaibigan na nagngangalang Basilio. Makalipas ang halos kalahating oras, narating na rin nila sa wakas ang bahay nito. Nagpalinga-linga si David sa paligid at nakita niyang malaki na ang ipinagbago ng lugar na ito, ngunit naroon pa rin ang bahay ni Basilio. Sa gilid naman nakatayo ang kanyang mumunting paupahan. Lumapit na nga ang magkasintahan doon at saka kumatok. Mabilis naman itong pinagbuksan ng nasa loob. Magandang umaga, Basilio. Nakangiting bati ni David sa kanyang dating kaibigan. Tinitigan muna ni Basilio ang lalaking bumati sa kanya. Pagkatapos ay tsaka lamang nakilala kung sino ito. David? Ikaw ba yan? Tanong ng lalaki. Ako nga kaibigan. Tugon naman ni David. Naku, ikaw nga. Muntik na kitang hindi nakilala, David. Naku, may kailangan ba kayo sa akin? Tuloy muna kayo. Magiliw na wika ni Basilio, tsaka mabilis niyang binigyan ng daan ng magkasintahan upang makapasok ito sa kanyang bahay. Pumasok na nga ang dalawa rito.
Agad naman silang pinaulanan ni Basilio ng maraming katanungan ukol sa kung ano ang dahilan at napadayo sila. Ipinakilala muna ni David sina Basilio at Mariposa sa isa't isa bago nagsimulang magkwento ang binata. Bagaman hindi sinabi ni David ang tungkol sa dahilan ng kanilang pagtatanan. Ipinaalam niya lang kay Basilio na nagtatanan nga sila ni Mariposa at kailangan nila ng matutuluyan. Sa kabutihang palad, sakto naman at may tatlo pang bakanting silid ang boarding house ni Basilio, kaya agad nang nangupahan ang magkasintahan sa isang silid doon. Sapat lang din ang kaluwagan ng silid para sa dalawang tao. Naging mabilis ang pangyayari. Hindi na lang namamalayan ni David at Mariposa na lumipas na pala ang 9 na buwan, kaya dumating na ang oras ng pagsilang ng kanilang magiging unang anak. Tarantang nagtatawag si David ng magpapaanak kay Mariposa. Maging si Basilio ay natataranta na rin at hindi malaman kung ano ang gagawin para matulungan ang kanyang kaibigan. Mabuti na lang at may nahanap din silang magpapaanak sa babae, kaya bahagyang nabawasan ang tinik sa puso ni David, pero hindi pa rin nawawala ang matinding kaba sa kanyang buong sistema. Labis siyang nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Kaya mo yan, mahal. Konting tiis pa. Kaya mo yan. Natatarantang bulalas ni David sa kalagitnaan ng pagsisigaw ni Mariposa. Napunit na nga ang damit ng lalaki dahil sa kanya kumakapit si Mariposa habang umiiri ito. Tagaktak na ang pawis nilang lahat, maging kay Basilio na nanonood lang sa gilid habang mabilis din ang pintig ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi inaasahan ni David ang magiging kalalabasan ng panganganak ni Mariposa. Nako, isang malusog na lalaking sanggol ang inyong anak, iho. Natutuwang singhal ng ginang na nagpaanak kay Mariposa. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig nila ang unang pag-uha ng sanggol. Ngunit, kasabay ng ligayang nararamdaman ni David nang masilayan ang kanyang unang anak ay ang pagguhuri ng kanyang mundo nang mapagtantong hindi na kayanan ni Mariposa ang pag-ire. Tagumpay lang na naisilang ng babae ang kanyang panganay na anak, ngunit ikinasawi naman niya ito. Mariposa? Mariposa, gumising ka! Mahal ko, gising! Pagmasdan mo ang ating sanggol. Mahal! Pakiusap! Gumising ka! Sunod-sunod na wika ni David habang unti-unti nang umiiyak. Ang kanyang pagbubunyi ay napalitan ng pagdadalamhati. Hindi nila malaman kung magdiriwang ba sila sa tagumpay ng pagsilang ng sanggol o magluluksa sa pagkasawi ni Mariposa dahil sa panganganak. Ang pangyayaring ito ang nagbigay ng walang kapantay na sakit na lumalamon sa buong pagkatao ni David. Bakit nangyayari ito? Bakit? Punong-punong emosyon na wika ni David sa kawalan, isang araw matapos pumanaw ang kanyang pinakamamahal na si Mariposa. Hindi alam ni David kung ano ang dapat gawin para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi makakain ng maayos ang lalaki. Niyang lumunok ng tubig ay tila kay hirap ng gawin para sa kanya. Mahahalata ang sobrang katamlayan sa katawan ni David na parabang pasan-pasan niya ang mundo at wala na siyang lakas para bumangon pang muli. Walang ibang ginawa si David kundi ang humagulgol ng humagulgol. Sa umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, o madaling araw. Lalo na noong hinatid nila si Mariposa sa huli nitong hantungan. Talagang nagwawala si David sa sementeryo ng dahil sa sakit.
parang sinaksak ang kanyang puso at hiniwa ng paulit-ulit. Sa isip nga ng lalaki ay gusto na niyang sumama sa hukay. Ang pagkawala ni Mariposa ang naging sanhi ng matinding depresyon na naranasan ni David. Lumipas ang 6 na taon. Walang ipinagbago. Kung gaano kalalim ang sakit na nararamdaman ni David noong pumanaw si Mariposa, ay ganun pa rin kasakit ang dulot nito habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na lalaki na pinangalanan niya ring David, kagaya ng kanyang pangalan. Manang-mana ang batang si David sa kanyang ina sa pag-uugali nito, maging sa ilang anggulo ng kanyang muka. Habang tinititigan ni David ang batang lalaki, hindi niya nalang namamalayan ang pagtulo ng kanyang luha. Itay, umiiyak po ba kayo? Pinunasan ni David ang ilang butil ng luhang dumadaus-dos sa kanyang pisngi nang bigla siyang kausapin ng kanyang anak. Hindi naman, anak ko. Mahinang sagot ni David. Eh, bakit po may luha kayo? Wala to, anak. Huwag mo nang pansinin. Naalala ko lang ang iyong ina. Si inay po. Bakit? Muling tanong ng batang si David na hindi lingid sa kaalaman ng batang ito ang tungkol sa nangyari sa kanyang ina sapagkat paulit-ulit itong naikwento ni David sa kanya, lalo na sa bawat sandaling nangungulila ang lalaki sa presensya ni Mariposa. Wala, anak. Sige na, bumalik ka na sa paglalaro mo. Anya. Pinalaki ng maayos ni David ang kanyang unang anak. Tiniyak niyang magiging magalang, mabait, mapagpakumbaba, may takot sa Diyos, at maging mabuting tao ang batang ito. Inalagaan ni David ng husto ang bata. Ipinapakita niya rito kung gaano niya kamahal si David Jr. Gaya ng pagmamahal niya kay Mariposa, na kahit ilang taon nang pumanaw ay siya pa rin ang babaeng nagmamay-ari sa puso ni David. May mga sandaling nagmumuni-muni si David. Sa isip-isip niya, paano kung hindi sila nagtana ni Mariposa? Magiging iba kaya ang pangyayari? Buhay pa kaya ang babae ngayon kung pinili nilang ipalaglag na lamang ang sanggol? Kung hindi lang sana aswang ang pamilyang pinagmumula ni Mariposa, mangyayari kaya ang trahedyang ito sa buhay ng babaeng iniibig niya ng husto? Ilan lang yon sa maraming katanungan na palaging naglalaro sa isipan ni David. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ni David ang labis na kalungkutan at pangungulila para kay Mariposa. Nang dahil sa depresyon, sumunod si David sa hukay ng kasintahan. Sa pagkakataong ito, ang mundo naman ng batang si David ang gumuho nang siya ay iwan ng kanyang ama sa murang edad pa lamang. 6 na taong gulang pa lamang ang bata nang pumanaw si David. Dahil dito, hindi naman magkamayaw sa pag-iyak ang bata. Hindi na nga niya nasilayan ang kanyang ina, pumanaw pa ang kanyang ama. Ngayon ay ulilang lubos na ang batang si David. Mabuti na lang at may mabuting puso ang kaibigan ng ama ni David na si Basilio. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na ampunin ang bata, lalo na't mabait naman ito. Hindi rin maatim ng konsensya ni Basilio na pabayaan na lang ang anak ng kanyang mabuting kaibigan dahil masyado ba itong bata para harapin ang mundo. Buong pusong inampo ni Basilio si David, bagaman hindi alam ng lalaki ang tunay na katauhan ng batang kanyang inampon. Walang kamalay-malay si Basilio na ang batang ito ay may lahing aswang. Hindi pa rin naman lumalabas ang tunay na pagkatao ni David Jr., ngunit tsak na darating din ang araw na yon. O anak, gabi na. Pumasok ka na rito. Wika ni Basilio sa batang si David. Anak na rin ang tawag niya sa batang ito, lalo na't siya naman ang ninong ng bata.
Nais din ni Basilio na tulungan ng bata na huwag nang malungkot kahit napakahirap gawin ng bagay na yon. Sa kabutihang palad, naging maayos din ang trato ni Basilio sa bata, maging ang kanyang asawa at mga anak. Itinuturing nilang tunay na anak si David. Hindi rin naman masama ang trato ng mga tunay na anak ni Basilio sa ulilang bata na ito, kaya nagkakasundo pa rin sila. Lumipas ang maraming taon. Unti-unti nang nakakausad si David sa kalungkutan. Hanggang sa nagbinata na nga siya. Nang tumungtong si David sa edad na 18, naisipan niyang kuhanin sa kanyang aparador ang lumang litrato ng kanyang mga magulang na binigay sa kanya noon ng kanyang ama. Sa likuran ng larawang kupas na yon, naroon ang pangalan ng mga magulang nina Mariposa at David Sr., maging ang lugar na kanilang tinitirahan. Sinadya itong isulat ng kanyang ama noon upang may malapitan si David Jr. sa oras ng pangangailangan. Hanggang sa pumasok sa isipan ng binata ang pagdalaw ng mga magulang ng kanyang ama, sapagkat nais niya ring makilala ang mga ito. Anak, sigurado ka ba sa pasya mong yan? Nag-aalalang tanong ni Basilio. Opo, itay. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo pagpapalit sa kanila. Gusto ko lang silang makilala at makasama saglit kung paihintulutan nila. Pagkatapos ay babalik po ako rito. Sinisiguro ko po yan sa inyo. Wika ni David. Itay na rin ang tawag niya kay Basilio at inay na rin para sa asawa ng lalaki. Tinuturing na niyang parang tunay na magulang ang mga ito. Sige, iho. Mag-iingat ka. Basta ipangako mong uuwi ka rito sa atin. Bulalas pa ni Basilio. Ngumiti si David bago sumagot. Opo naman, itay. Itong tunay kong tahanan eh. Sinimulan na ni David ang paglalakbay sa syudad. Mag-isa niyang hinanap ang adres ng mga ito. Kinakabahan na nasasabik ang binata na makita ang pamilya ng kanyang ama, ngunit wala siyang balak na hanapin ang pamilya ni Mariposa. Hindi alam ni David kung bakit hindi malapit sa loob niya ang pamilya ng kanyang ina. Sa ilang araw na paghahanap, natagpuan na rin ni David ang kanyang hinahanap. Labis pang nagulat ang kanyang lolo, lola at tiyahin nang makita nila ang isang binatilyong kamukha ni David Sr. Nahimatay nga ang lola niya nang malamang apo siya ng mga ito, lalo na't walang kaalam-alam ang mga matatanda kung nasaan na ang kanilang anak. Bagaman duda silang nakipagtanan ito, pero wala namang ideya kung saan nagtungo. Ngayong may binatilyong nagpapakita sa kanila na kamukha ng kanilang anak, hindi sila magkamayaw sa gulat. Nang mga sandaling yon, agarang pinatuloy si David sa tahanan ng kanyang lolo at lola, pagkatapos ay sinimulan na niyang ikwento ang lahat ng pangyayari na kanyang namataan hanggang sa siya ay naging binata na. Ilang araw ding nagtagal si David doon. Lumipas ang ilang linggo, masaya siyang umuwi sa mga taong umampun sa kanya at namuhay na ng payapa. Hanggang sa pagtanda niya, talagang hindi niya alam sa sarili niya kung bakit meron siyang mabigat na nararamdaman sa pamilya ng nanay niya, na si Mariposa. Okay. Opinyon ko sa kwento. Hindi ito yung mga typical na kwento natin na talagang sobrang nakakatakot, no? Tsaka may mga bakbakan. Pero punong-puno ng emosyon yung kwento na to. Kasi kung kayo yung lalagay sa sitwasyon ni David Sr., yung tatay ng bida natin na si David Jr., sobrang bigat sa pakiramdam nun. Yun pa lang eh. Yung umamin yun na pangasawa mo na isa siyang aswang. Kayo ba? Anong mararamdaman nyo ron? Diba? Pero mahal nila yung isa't isa. Wala namang question dun. Na kahit aswang tong si Mariposa,
tanggap pa rin naman yon ni David Senior. Pero wala silang nabanggit, no, kung paano sila namuhay, kung ano yung mga kinakain nila, kung paano sila pinakisamahan ni Basilio o kung paano sila nakisama kila Basilio, kasi nga doon sila nakikitire. Diba? So, paano kaya yung naging galawan? Yun lang, medyo nakulangan lang ako sa mga detalye. Tsaka, hindi ko alam kung nasundan ba si Mariposa ng mga kamag-anak niya. Kasi, alam ko, sa lahat ng naging kwento nating aswang, na nagkakaroon ng ordinaryong tao na asawa, nasusundan yon ng lahi nila. So, hindi ko alam kung nasundan ba si Mariposa. Tapos, merong sumpa na nilagay yung tatay niya na kapag nanganak to o itinuloy yung magiging anak nila neto ni David, mamamatay siya. Yun yung magiging kapalit. Diba? Alam naman natin yung mga aswang. Mahilig yung maglagay ng sumpa-sumpa eh. Na kapag talagang hindi mo sinunod yung patakaran nila o yung sumpa kung ano man yung naroroon, eh talagang mamamatay ka. Kay anak ka niyan, kay asawa ka niyan, basta hindi ka tumupad dun sa kasunduan na yon o nag-activate yung sumpa na nilapat sa'yo, mamamatay ka talaga. So ako, masasabi ko sa kwento na to, sobrang lungkot lalo na sa sitwasyon ni David Jr. kasi nanay-tatay niya patay. Tapos malaking question mark din sa akin kung may lahi kayang aswang si David. Though hindi naman siya napasahan ng bertod ng nanay niya, pero alam naman natin na may mga klase ng aswang na sa dugo bumabase. So yun lang yung tanong ko ngayon. Aswang kaya si David? Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.